Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, iyan po ulit ito. Ang kwentong ito ay hindi para sa lahat. Warning, this is an MTM content, M2M. Kung maasiwa ka kasi, toxic Pinoy ka, skip mo na lang to at makinig ka na lamang sa iba. Istoryang mula sa experience ng isang bay o silahis na ako. Okay, sa lahat din po ng mga nakikinig, no, pasensya na kasi talagang kailangan nating i-filter yung ibang mga words. So, minsan maririnig nyo na medyo kumakambyo ako ng salita, no. Anyway, salamat sa mga magagandang comment, sa mga reaksyon. Nakakatuwa kasi may naka-appreciate. Ikatlo kong karanasan nito na aking kikikwento habang ako ay nagjo-jogging. As I know myself, masasabi kong bisexual ako. Attracted ako sa boy, sa girl, romantically, physically, emotionally, and through sex appeal. Feel ko minsan sobrang straight ko rin kasi kahit ganito ako, tropa ko. Puro lalaki and hindi ako na-attract sa kanila kahit maraming guwapo sa kanila. I also have pretty sexy girlfriends. Sila rin naman, sa pagkakaalam ko, straight ang tingin sa akin. Someone I found myself attracted to gays and lesbians. Somehow. Siguro, pansexual o panlahatan na talaga ako. Pahingi namang payo sa comment section. August 2021 nung huli akong mag-jogging kasi magiging busy na ako. Wala naman sa intention ko ang palagi ang maghanap ng makakasalo sa init. Siguro, minsan, palay na ang nalapit sa manok. Siguro, malakas talaga ang appeal ko. Hindi lang ako aware. Eme. I woke up 3:30 a.m. and jogged by 4. Nag-mask ako. Nag-glasses. I wore my green sando kasi kahit maulan-ulan ang sarap sa pakiramdam. Black shorts and shoes. Walang tricycle kasi curfew pa pala noon. Hindi pa ganun kaluwagan dahil mataas pa ang level ng kalabang hindi nakikita. Pinagtas ko ang mahaba at madilim na daan ng Lakeview Road papunta sa sunken na hardin. Medyo L din ako pala noon kasi 1 week akong walang palabas. Kaya plano ko, after kong mag-jog, maliligo ako. Pag-uwi ko din, sleep. Pagdating ko sa sangkin ng 4 a.m, napakadilim. May alitap-tap pa. Maulap ang langit at amoy ang tabas na damo. Isa lang pala ang streetlight doon. Na-realize ko lang, isang parte lang ang madilim. Nakadalawang ikot ako sa daan nung mapag-isipan kong magpahinga. Napansin ko na hindi pala ako nag-iisa sa pagja-jogging kasi may nakita akong isang binata na nagja-jogging din. Nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Siguro dahil madilim tapos ako lang ang tao, sa isip ko, baka takot lang naman. Di ko siya masyadong pinapansin kaya binibilisan ko yung jog at lakad ko. Habang natakbo ako, napapansin ko talagang pag naglalakad ako, lalakad siya. Pag nagjajag ako, ganun din siya. Siguro 10 meters ang agwat namin nang inaisipan kong tumakbo. Tapos nakita ko, humabol siya. Nagkaroon kami ng karera sa daan. Nakakatuwa kasi kaaga-aga ng panahon may kumakarera sa akin. Nung tumigil ako, tumawa ako kasi, bakit ba siya nakikipagkarirahan? Ang sabi niya, sorry po kuya kasi madilim, kaya nasabay na lang ako. Kaya sabi ko, sige, tara, pahinga muna. Habang nagpapahinga, nalaman ko na malapit lang daw siya doon sa sunken garden. Wala daw parents niya kasi may work. Tapos nalaman ko na 19 years old siya at mag-aaral pa lamang ng kolehiyo. Pinagmamasdan ko siya.
naka t-shirt na malaki na brown, dark blue na shorts, then rubber shoes pang basketball. Medyo kulot, clean cut, naka brace, payat, moreno. Siguro nasa 5'5 siya kasi 5'7 ako eh. Medyo boy scout na high school yung vibes niya. Napansin ko na may pagkabumbay siya kasi ang ganda ng pilik mata. Matangos ang ilong. Kwentuhan kami saglit at tawanan. So ayun na nga, base sa kanyang asta mapapansin ko na lambutin siya. Kasi alam mo yun bilang isang bay, masasagap ng gaydar mo. So tinanong ko siya bakit siya lumapit kanina nung nagja-jogging ako. Sabi niya kasi nakikita niya daw ako minsan sa kamukha daw akong mabait. Humaba ang usapan hanggang sa tinanong ko kung may girlfriend siya. Sabi niya, wala. Tapos boyfriend. Sabi niya wala pa daw. Fling-fling lang daw. So tama nga ang hinala ko. Sabi ko nauuhaw ako. Pwede bang makiinom? Sabi niya sige po. Maliwaliwanag na to. Nang umalis kami at dumarami na yung mga tao. Pumunta kami sa kanila at uminom ako ng tubig. Maganda ang bahay nila at may sofa. Hinubad ko ang shirt ko at umupo. Pagkaupo ko, binuksan niya yung TV at fan. Pahinga talaga. Tumabi sa akin. Ang itago natin sa pangalang Brian. Brian. Tapos sinabi niya, Kuya, masakit ang katawan mo? Hilutin kita. So yun nga, dumapa ko Kuya E. Pinahubad niya sa akin ang lahat. Pero lang yung brief. Tapos, minasahe niya ako. Umupo sa likod ko. Dama ko yung kanyang pop sa puwet ko. Para sa akin, wala naman yun. Minasage niya ako sa likod ko hanggang sa unti-unti na niyang tinanggal ang huling saplot. Sabi niya para daw mamasage niya yung aking likuran. Sabi ko, sige lang. Nilingon ko siya tapos pagkatingin ko, nakabrief na lang siya. Kaya pala dama ko siya. So ayun, minasahe niya ako ng buo pero ang init ng palad niya. Nilaro niya ang legs ko tapos may padali sa aking lato-lato. Humarap ako. Minasahe niya ang dibdib hanggang tiyan. Kita niya ang aking pap. Sabi niya, okay lang daw. Umupo siya sa aking puson kaya dama ko ang hiwa sa kanyang likuran. Sabay lang kasi. Ang sarap lang kasi. Ang lambot at ang bango niya pa. Maya-maya hinawakan niya ang aking paps at nilantakan. Hindi ko naman siya pinigilan. Tapos umupo ako. Naghalikan kami. Lantak kon lantak. Pati pagsipsip sa dila. Dinilaan mula tenga pababa ng leeg hanggang dibdib. Kahit mula mukha siyang Bombay, di siya amoy baktol. Amoy downy siya. Pati ang nipples ko may ginawa siya. Tapos, ginalingan ko talaga. Ganun din ang ginawa niya. Maya-maya nilantakan niya ako. Ang galing niya at walang sayad. At higit sa lahat, masarap. Sabi ko ay, malapit nang sumabog ang bulkan. Hindi niya binitawan. Ibig sabihin, nilunok niya yun. At bilang ganti, pinahiga ko siya. At syempre, romansa sa kanyang katawan. Dibdib, hita, lato-lato. Tuhod, likod, pati paa. Hilantakan ko. Binalingan ko kasi alam kong nasasarapan siya. Nilaro ko ang kanyang lato-lato. Napapaipit ng hininga at nagmamakaawang lantakan ko. So, nilantakan ko na nga. Hindi ako sanay lumantak pero sa gigil ko, ginawa ko, hindi ko tinigilan hanggang sa umunat na ang hita niya at lalong lumaki. Sa aking bibig lahat, sumirit yun. May nalun akong konti pero niluwa ko sa lababo. Hingal kaming dalawa pero naka-standing ovation pa rin. Sabi niya ay pumasok daw kami sa lagusan. Sabi ko hindi ko kaya kasi masakit yun. Sinubukan ko one time pero masakit, ayoko na. Sabi niya siya na lang daw.
walang proteksyon. Tapos umalis kami sa sofa, lumipat kami ng room. May maliit siyang kama. Doon sa kama niya, pinahiga niya ako. Tapos nilabas niya sa cabinet niya yung proteksyon. Meron pang DILDO, isang SEX cup at pampadula. Sabi niya, gamitan ko raw siya noon. Tumalikod siya at nilagyan ko ng lube ang kanyang lagusan at ginalaw ko yun. Noong una na nasaktan siya, maya-maya okay na siya at naungol. Gamit yung 6-inch na DILDS dildo ay ipinasok ko. Matagal sa una pero binilisan ko ang hugot at baon. Minsan, nilalakasan ko. Napapaungol siya. Hindi na ako nakatiis. Nagbalik tarang numero kami. Yung aking pop sa kanyang bibig. Siya naman nakabukaka. Naglaro ako sa kanyang likuran. Gamit nga yung DILDO. Habang siya ay nakalantak. Enjoy na enjoy ako noon. Maski rin siya. Nagpalit kami ng pwesto habang paligtarang numero. Siya ibabaw ako sa ilalim. Habang naglalaro sa likuran, ginamit niya yung XCX cup sa aking pops. Masarap pala sa pakiramdam noon. Habang nilalaro ko ang kanyang likuran, nilalaro niyang sa akin. Maya-maya ay sumabog na nga ang bulkan sa loob ng cup. Siguro pakiramdam, ganun pala ang pakiramdam kapag sumabog sa loob. Ang sarap pala talaga. Maya-maya ay nanigas siya. Hita hanggang sa likuran niya at likod. Na-hard pump ko siya. Gamit nga yung pinagamit niya. Ayun, sumabog ang bulkan. Masang-basa ang tiyan kong nasabugan niya. After noon, hingal kami. Tawanan, sabi niya. Ang galing ko daw lumaro. Pagkatapos noon, nagpunas kami at nagmanlaw sa CR nila. Walang mali siya, sabi niya, kahit doon daw muna ako sa kanila. Kasi tanghali pa raw dating ng parents niya. Pero sabi ko, may pasok ako. Hindi pwedeng magpalit kaya umuwi ako. Pagkatapos ko magbihis, nagpaalam akong umalis. Tapos bago umalis, sabi niya, gawin daw namin uli. Sabi ko, oo, sige, meet tayo next week uli. Tapos inabutan niya ako ng malamig na Gatorade at Cadbury. Sabi niya, first time niya pala yung ginawa namin. Sabi niya, kami na lang daw. Ngumiti lang ako at nagpaalam. August 2021 ito nangyari. Hindi na ako nakabalik. Hindi na kami muling nagkita kasi naging super busy ako sa trabaho. 2021 to 2022, 11 hours a day and 5 days a week ang pasok ko. Bali nawalan talaga ako ng time kasi parang naabuso kami sa work. So ayun, tinamad na akong mag-jog. Yesterday, nagtimbang ako sa sarili ko. From 69 kilos, I am now 89 kilograms. Namiss ko yung mas payat na ako. Kaso lagi akong napapangunahan ng katamaran. Sa tingin nyo, need ko na ba talaga uli? Pahingi naman po ng payo. Salamat. I have more experience to tell. Meron sa Edge, sa public pool, sa best friends, sa mall at iba pa. Siguro ay ikwekwento ko ito soon. Just comment more kung okay sa inyo. Penge na rin payo para sa weight loss. Ayan, kasi hindi yata nagiging ano yung pagja-jogging mo kasi may ibang nangyayari. Pero anyways, ako kung magpapayo ko sa'yo, dituloy mo lang yung mga pagja-jogging mo. Siguro talagang tamang ano lang, time lang talaga. O kumbaga parang time management na tinatawag, no? Anyways, marami naman magpapayo sa'yo kung paano ang gagawin mo sa yung weight loss. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.